Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, utos na po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sa mga naglagay sa aming bilang ko o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Magingan kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito, "Ang uri ng isang mayaman ay kumani ng sagana. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. At ibahin ko ang aking mga kamalit at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagbibigay ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po sa Father. Ang ibatingin po na magandang umaga ang mga kagabi. Mga kapatid, sa kalendaryo po na liturhiya ng ating simbahan, tayo po ngayon ay nasa 18th linggo sa karaniwang panahon. At napakaganda po ng mensahe at aral po ng ating po mga pagbasa sa linggo po ito. Sino po ba sa inyo dito ang gusto pong yumaman as ako ng kamay? May Maria pa. Ang gusto ng umaman. No? Di ba naman nahihiya lang kunyari pa? No? Sino ko ba gusto ng umaman? Yeah. Di ba nahihiya? No? Yung iba talagang nakapalang mukha. Zero lang po. No? Kaya po po tinanong sapagkat sa aking pong pamilinay, ito po yung tema o diwan ng ating pong mga pagbasa sa linggo po ito na kung saan tayo po ay muling pinaalalahan ng Diyos na dapat ang dating pahalagahan, hindi ang kayamanan sa mundong ito, kundi ang kayamanan doon po sa langit. Kaya ang paalaala sa atin ating Panginoon, sa unang pagbasa, narinig po natin mga kapatid na sinasabi po dito na walang kapuluhan at walang halaga ang lahat ng bagay sa mundo po ito. Dahil kung tutukusin niya, yung lahat ng bagay sa mundo po ito,
kapag tayo po ay ginawa na ni Lord, ito po ay ating iiwanan. At sabi nga po ni San Pablo, inaalalahan natin po tayo, ano po ang sabi niya? Sabi niya, ituon natin ang ating mga puso sa mga bagay na makalangit. Ituon natin ang ating mga puso sa mga bagay na makalangit. Ano po ba yung mga bagay na makalangit? Yung mga bagay na makalangit, ito po yung mga mabubuting bagay na ating pong ginagawa. Yung pagtulong po natin sa ating kapwa na nangailangan. Ang ating pong malasakit sa bawat isa. Ang pagpapahalaga po natin sa mga bagay ng Diyos. Yan po yung mga bagay na sinasabi ni San Pablo na makalangit. At sa atin naman po Ibanghelyo, mga kapatid, narinig po natin, una po, meron din pong isang tao, kapatid, no? Nag-aaway sila dahil po sa kanilang mana. Kaya nagpatulong siya kay Jesus na sabihan doon po yung kanyang kapatid na bigay na sa kanyang mana. Kung atin pong titignan, parang ito din yung nangyayari sa ilan sa atin. Marami pong nag-aaway dahil po sa mana. Marami pong mga kapatid nag-aaway, hindi nagtitinigan dahil po sa mana. At ilan pong pamilya at nasisira dahil po sa pera. Ilang pamilya ang nasisira dahil po sa lupa. Ilang pamilya ang nasisira dahil sa bahay. Ilang pamilya ang nasisira dahil sa mga bagay na ito. Kaya minsan po nakakalungkot. Dahil lamang sa mga bagay na ito, nasisira po pati yung relasyon ng isa po pamilya. Meron nga po akong kakilalang pagkakapatid. Medyo mayaman. Pero dahil dito sa kanilang kayamanan, ay hindi po sila nagkakaintindihan. Nung isang araw, sabi sila po nag-aaway. Bakit po sila nag-aaway? Dahil doon po sa 80 million pesos. Ang laki po, di ba? Nag-aaway silang magkakapatid dahil po sa pera. At ito din po yung sinasabi dito sa ating Ebanghelyo, magkapatid. They are fighting because of their inheritance. Mas mahalaga po sa kanila yung kayamanan, yung pera, kaysa sa kanilang relasyon bilang magkapatid, bilang isang pamilya. Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. At isinaysay po niya, ito po mga talinaga, isa po mayaman. Na meron doon isang tao na meron sagana yung kanyang ani. At sabi ko niya sa kanyang sarili, anong gagawin mo dito? Wala na akong paglalagyan. Hanggang sa naisip niya na iibahin doon po niya ang kanyang maliit na kamali at pagtatayo po siya ng mas malaki. At doon po niya ilalagay yung lahat niyang ani at ari-arian at sa kapito po niya
Mamamahinga na lamang ako. Kakain, iinom, at magsasaya. Yun po yung sabi niya sa kanyang sarili. At yun po yung kanyang gagawin sa kanyang ani at karitahitan. Pero anong sabi sa kanya ni Jesus? Hangal! Dahil sa gabi ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapapapunta ang iyong ani at karitahitan? Baliwala, mga kapatid. Kung ating pong titignan, sa una pong tingin, sa mga kasalanan, kung tao ito, dahil hindi naman po sinabi dito na kanyang kayamanan ay dahil po sa isang nakaw, dahil sa siya ay nandaya ang kanyang kapwa-tao, dahil sa siya'y bumuha ng tingin, kung po, sagalay sa ano po yung mali ng tao ito? Ang kanyang mali po, mga kapatid, hindi po niya iniisip yung pangangailangan at kapakanan ng iba. Hindi po niya iniisip ang Diyos. Nagtiwala po siya sa kanyang ani at ari-arian, pero hindi po siya nagtiwala sa Diyos. At hindi po niya inisip ang kapakanan at pangangailangan ng iba. Iaari mo ba yung ani at ari-arian mo? Mamamatay ka sa gabing ito. Aani mo yung ipon mo? Aani mo yung pera mo? Hindi yan madadala sa meron na po ba kayo nakita ang kamatay? Nadaladala po niya sa kanyang kabaho ang kanyang kayamanan? Meron po ba kayo nakita ang kamatay? Nadaladala po niya ang kanyang isang hektaryang lupa? Hindi ko alam kung meron sa inyo na ngayon pa lamang sinasabi sa kanyang pamilya, oy, pag ako'y namatay, pausap, yung lahat ng pera makilagay sa tabi ko sa atahon kay Lobo. We take nothing with us when we leave this world. Wala po tayong madadala. Yan po yung aming tandaan. Ang aming madadala po namin sa kabilang buhay ay yung mong kabutihan na ating ginawa. Yung mga magagandang bagay na ating ibinahagi sa ating mga kapwa-tao. Lahat po niyan ay iiwan po natin. Wala po tayong madadala, sabi na po sa Batangas, missing pong tuloy ay wala po kayong madadala sa kapatang buhay. Lahat, iiwanan ninyo ang inyong bahay, iiwanan niyo po yan. Ang inyong pong sasakyan, iiwanan po ninyo yan. Ang inyong asawa, hindi ba nila ang gusto ng isapan? Sa inyong po yun. Yung inyong lupa, lahat po yan. Pati po yung utang, pwede niyong iiwan yung mahalan po ang inyong pamilya. Hindi ko pong sabihin, mga kapatid, katulad po ng isang mayaman sa ating isang medyo, wala po natin matatagin. At anytime, pwede tayo magpunin ni Lord. Diba? Hindi pwede natin sabihin, Lord, huwag muna. Kung oras mo na, ito naman oras mo na. Hindi natin sasabihin sa kanya, wait, Lord, busy pa ako. Hindi mo. Hindi mo pwede sabihin na, Lord, huwag muna ako. Yung asawa ko muna. Hindi mo. Katulad ko dito,
Ang ganda ng kanyang ulan, pero sa ito ni Jesus, tangan, dahil sa gabi ito ko sunuhan, ang ganda ng Panginoon. Mamamatay ka. Lalo tingin sa panahon natin ngayon, na yung threat po ng kamatayan, napakarami. Diba? Minsan makukulat na po tayo. Kausap na natin, mamaya, nabalitaan natin, tigong na. Diba? Dahil muna, yung sakit. Sa panahon natin ngayon, yung sakit ko ay walang pinipili. Mayaman ka man, mahirap ka man, matanda ka man, bata ka man, diba? Nagugulat tayo, ilang taon siya, 18 years old lang, napakabata, anong nangyari na high blood? Diba? Dati yung high blood. Sa mga matatanda na po yan, di po ba? Bakit na high blood? Kumain ko po ng lechon. Nakaka-high blood ba ang lechon? Sabi ng iba, yung lechon po hindi nakaka-high blood. Yung nakaka-high blood po kapag wala kang pera. Maraming high blood kapag wala kang pera. Walang pinipili yung sakit sa panahon natin. Ganyan pa yung aksidente. No? Sobrang dami ng sasakyan. Ang bilis mo patakbo, kaya inang po kayo. Nandiyan yung mga kalamitan. Baha, bagyo, pagputok ng bulkan, ano pa, lindol, yan mga threat sa buhay ng tao sa mga na anytime pwede po tayo punin yun. So ano mangyayari sa atin? Ano mangyayari sa mga material na bagay na ating pinipot? Practically, wala po. Kaya ano po yung mensahe sa atin ng Diyos? Huwag po tayong maging mga sakit. Huwag natin hangarin masyado o huwag tayong magpayaman sa mundong ito, kundi magpayaman po tayo sa kanilang buhay. At yan din po yung paalaala sa atin na, opo, kailangan natin ang mga bagay ito. Sino kang hindi naman kailangan ng pera? Kaya ka tayo nagtatrabaho, di po ba? Kailangan natin ang mga material na bagay. Pero sana mga kapatid, yung pagmamahal mo natin sa Diyos ay dapat mangibabaw. Pagmamahal natin sa ating kapwa ay dapat mangibabaw kaysa pagmamahal natin sa mga material na bagay sa mundo mo. Hindi yung lahat na naman yung ating panahon. Gagawin natin na malalang tayo ng mga pera para lang tayo umaman. And after that, ano pa may gagawin sa atin? Sabi nga, hula lamang ang mga bagay niya. Kaya ang dapat natin pagsikapan mga kapatid, magpayaman tayo sa kanila, hindi po dito. Pag-aabalahan natin ang mga spiritual na bagay. Katulad po ng pagtulong sa ating kapwa, ang ating pagkapwa tao. Malasakit sa isang isa, pagtutulungan, bayanihan. Yan po yung dapat. Kaya sana po may magsindi, paalaala, at aral sa bawat isa sa atin na tigil sa mga tao na walang mahalaga sa buhay nila kundi pera, kayamanan, material na tayo. Hindi po natin yan madala. Ang mahalaga po ay yung mga bagay ng Diyos. Ang mahalaga po yung mga spiritual na bagay na sinasabi po sa atin ng ating po mga kapwa sa sarili. Kaya po, mga kapatid sa ating po banal na isahilingin natin sa Diyos sa ating pong panalangin. Sana nga po matutunan po natin na maging generous po tayo sa ating buhay.
matutunan po natin na magbahagi, na magtulong sa nangangailangan, isipin po yung kapakanan ng iba. Huwag tayong maging sakit. Ano man ang ating natanggap sa Diyos, mga biyaya at pagpapala, sana po huwag natin ang kinis. Huwag natin gamitin sa ating sariling kapakanan lang, sapagkat tandaan po ninyo ng mga biyaya at pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo ay Kanya po ibibigay para yan po ay ibahagi din lalo tigil sa mga nangangahulugan.